Narito na ang Euro TV News. Iba't ibang programa ng Candaba Municipal Police para sa seguridad ng Candabenos, tinutukan ni Henry Nicolas. Henry? Yes, Alvin, mas pinagigtingan ng Candaba Police Station dito sa Candaba, Pampanga ang seguridad dito sa lugar upang mapanatili pa rin ang katahimikan sa gitna ng COVID-19 pandemic. Mas pinagigting pa ng Candaba Police Station sa pangunguna ng kanilang Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Santos Mera Jr., ang kaayusan at katahimikan sa bayan ng Candaba dito sa Pampanga. Aniya upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa lugar habang nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine ang buong Luzon, ay nagsasagawa sila ng mga checkpoint dito sa Candaba, Pampanga. So parang programa natin dito sa bayan ng Pampanga, create tayo ng mga checkpoint. At saka yung ating pinatutupad na mga bawal hindi naka-face mask at paggamit. So far, nagkakaroon kami ng patrolling every 1 hour. Umiikot kami sa mga bayan-bayan. And then bukod doon, patuloy pa rin ang aming programa na pinatutupad ng ECQ regarding doon sa bawal lumabas, especially kung wala kang tinatawag na quarantine pass. So isang tao lang ang allowed na lumabas para gumamit ng isang quarantine pass. If ever, pag hindi ka lumabas, dadaling ka namin sa police station, bibigyan ka namin ng warning or kakasuhan ka namin. Sa mga mahuhuli namang lalabag sa ipinatutupad na curfew ordinance ay winawarningan at pinagko-community service sa barangay. Aabot na sa 39 na ang bilang ng mga nawarningan sa lugar at kung uulitin pa ay may mga kaso ng kaakibat. Aabot din sa 12 katao na ang sinampahan ng kaso ng Candaba Police Station dahil sa disobedience kaugnay sa Enhanced Community Quarantine. Bukod sa mga lumabag sa 24/7 curfew ay mayroon ding mga nahuli sa magkakahiwalay na kaso tulad ng... So par meron na kaming 12 katao na sinampahan na disobedience. So bukod doon, meron kami nahuli sa drugs at illegal possession of firearms. Nagbabala din ng opisyal na itigil na ang pagsusugal dahil ang karamihan sa mga nahuhuli ay nakakatanggap na o nakatanggap na ng kanilang Social Amelioration Program o SAP na imbis ibili ng kanilang makakain at pangangailangan ay ipinansusugal pa. Isa nga sa mga nahuli ay isang kagawad. Nilinaw din ni Mera na walang mangyayaring diskriminasyon o walang nangyayaring diskriminasyon sa lugar sa mga frontliners. Bukod lang doon sa disobedience, meron pa kami sa panahon ngayon kasi nakaistak ang tao sa bahay. So yung mga binigyan ng ayuda ng gobyerno, so ang ginawa nila, nagsusugal. Imbis na ikain na lang nila, pinasusugal nila. So marami nagsusumbong sa amin, amin naman ni-respond yan. At nakahuli naman kami rito na mahigit na 20 nakatao, nakasama pa ang isang barangay kagawad doon sa ginawa namin. So discrimination, wala, dahil magkakamag-anak yung magkakatabi. So sabi nga naman namin, dapat samahan na lang tayo, tulungan para sa pagkakaisa at mawala na itong tinatawag na coronavirus. 265 residente ng barangay Lanang sa Candaba, Pampanga ang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng Special Amelioration Program ng Pamahalaan. 6,500 pesos ang tinanggap ng mga senior citizens at solo parents mula sa Department of Social Welfare and Development bilang ayuda ngayong umiral pa ang Enhanced Community Quarantine. Malaking tulong ito sa mga kagaya ni Nanay Priscilla na kailangan ng pang-maintenance na gamot. Ito po ay pampibili ko na pang-maintenance at saka pangkain ng aking mga pamilya. Ako po ay nagpapasalamat sa ating minamahal na Pangulong Duterte. At sa ating mahal na Mayor Rene Maglangke. Ayon sa alkalde ng munisipalidad, 3 barangay na sa kanilang nasasakupan ang nabigyan na ng ayuda mula sa DSWD at target nilang mabigyan ang mahigit 9,200 na pamilya sa loob lamang ng 8 hanggang 10 araw. At kasalukuyan, yung tulong na binigay ng ating Presidente, Presidente Duterte, na idinaan sa DSWD, nandito ang Provincial DSWD at ang Municipal DSWD kasama ang treasurer ng munisipyo ko na dinidistribute na nila yung Social Amelioration Program na ibinaba na makikinabang ang mahigit 6,000 pamilya dito sa bayan ng Candaba na ngayong araw na to 3 barangay na ang iniikutan nila na inaasahan ko matatapos ito sa loob ng 8 hanggang 10 araw na lahat ng barangays na 19,000 na families mabibiyahan dito, 9,283
families excluding for peace. Liban sa Special Amelioration Program ay pinapollow up na rin ng alkalde ang tulong pangkabuhayan sa ating Dispersed o Disadvantaged Workers Program o TUPAD mula naman sa DOLE para magamit na ng kanilang mga residente. Mga inayos din kami sa DOLE through TUPAD program ng DOLE, yung lahat ng mga TODA members, Tricycle Driver Association members nila, na unang lumabas yung 19 na presidente, nakatanggap na ng 4,200, at inaasahan ko, palagi kong pinapalop sa Department of Labor, Regional Office, na yung 4,200 na member ng TODA namin, Tricycle Driver Association, sana ma-release na nila at matanggap na rin nila yung ayuda ng DOLE. Lubos naman ang pasasalamat ng kapitan ng barangay sa suporta at tulong ng pamahalang lokal sa kanilang nasasakupan. Po, nagpapasalamat kami sa patas kay President Ligo, sa aming mayor, saka po sa mga DSWD na nagpagod po na authorize sa tulong na ito. Nagpapasalamat po kami at lahat na taga rito sa barangay na ng maraming salamat sa mga pinarating na tulong sa amin. Para kay Mang Porciano, aabot na sa 3 linggong konsumo ng kanyang pamilya ang natanggap na ayuda. Kung baka yung hanggang katapusan, lalampas pa ito. Six thousand five, sir. Siguro hanggang baka hanggang gitna katapusan ng April. Salamat sa DSWD. Sir, Pangulo Rodrigo, nakapunta ka na sa laban. Ano sa mayor, Rini Maglangkian, nakadakad po sa laban. Upang masunod ang physical distancing sa palengke ng Candaba, Pampanga, ay ineschedule na ng pamahalang lokal ang oras ng pamamalengke at pagpapatupad ng cluster schedule. Nagbabalik si Henry Nicolas. Yes, Alvin, ikinatuwa nga ng mga tindero at tindera maging ang mga mamimili dito sa Candaba Public Market ang kakaibang paraan ni Mayor Rene Maglangke sa mga scheduling na ipinatutupad dito sa public market. Upang makaiwas sa siksikan at mapanatili ang social distancing na ipinatutupad ng gobyerno, nilimitahan lamang ng LGU ng Candaba, Pampanga ang oras ng pamamalengke sa bayan. Magsisimula ito ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 o hanggang alas 12 ng tanghali. Ayon kay Public Order and Safety Romeo C. Salak na nangangalaga sa kaayusan ng palengke sa pangunguna ni Honorable Mayor Rene Maglangke, may schedule ang mga mamimili sa Candaba Public Market kung sino ang mga maaari lamang mamalengke sa mga araw na darating. Ang ginawa namin, kinluster namin ang mga barangay. Kung hindi may kakluster yan, kagaya limbawa sa araw na ito, yung kinatawag na Kapampangan region at saka dalawang malaking barangay dito sa poblasyon, palaging puno ang ating palengke. Aniya, kung hindi pa ipapatupad ang pag-cluster sa mga barangay ay hindi na susunod ang social distancing sa Candaba Public Market. Kaya naman, pero nung mga cluster yan from Monday to Saturday, naiaayos na natin ang social distancing. Of course, umisan may nakukuhan tayo medyo matigas ang ulo, pero napapakiusapan pa rin natin. Nagdag pa niya, nahirapan umano sila noong una pero unti-unti naman itong naintindihan ng mga mamimili. Bawat mamimili ay magpapakita ng kanilang ID o quarantine pass bilang katunayan na sila nga ang naka-schedule na mamimili sa araw din na iyon. Nagpapasalamat naman ang mga ilang tindero sa Candaba Public Market sa pamumuno ni Honorable Mayor Rene Maglangke sa gitna ng COVID-19 pandemic. Kay Mayor, Idol, okay naman po yung mga binigay niyong wala po kami masasabi. At saka para sa atin naman yung mga ginagawa niyo, nagpapasalamat po kami na okay naman yung negosyo, wala tayong masasabi, okay lang. Iginit ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke na nakahandang tumugon ng kanilang pamahalaan sa mga yudang kailangan ng kanilang nasasakupan kahit pa umano ma-extend pang muli ang enhanced community quarantine sa Luzon. At hindi lang hanggang April 30 kung magkakaroon pa ng extension, pinaghahandaan pa namin at binabudget namin. At hanggang May 30 nakahanda kami
na suportahan ang lahat ng pamilyang Candabeño. Liban sa SAP at tupad na programa ng national government upang matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino ngayong nasa ilalim pa ng ECQ ang karamihang rehiyon sa bansa, mayroon ng nakaalalay na mga programa ang municipal government ng Candaba, Pampanga. Ito ay ang Adopt a Family program na naglalayong makalikom ng sakosakong bigas at bayanihan grant to cities and municipalities na maaaring makalikom naman ng 20 million pesos na ipapamahagi nila sa kanilang mga residente. Maliban dun sa mga binigay na ayuda ng ating presidente, ay nagbigay din tayo dun sa mga mahihirap na tinawag na Adopt Family, na kung saan ay nagbigay kami o may mga tumulong ding mga ibang sektor na mayayaman na ipamibigay naman sa susunod na linggo dito sa ating bayang Candaba, at ito ay namili tayo ng mga mahihirap para makatulong sa ating mga mamamayan dito sa Candaba. Ang Bayanihan Grant to Cities and Municipalities, na ang Candaba ay makakatanggap na mahigit 20 million pesos na bibili kami ng mga bigas para makinabang yung ibang pamilyang hindi nakinabang sa national government program. Sa programang ito ni Maglangke, sinisiguro nito na walang magugutom na kanyang mga kababayan habang nasa ilalim pa ng ECQ ang Luzon. Sa bayan ng Candaba, walang magugutom dito. Yung hindi makakakuha ng ayuda sa national government, bibigyan ng ayuda ng munisipyo, at tuloy-tuloy yung lingguhang pamimigay namin ng relief goods sa 35,000 families ng Candaba. Pagpapasailalim sa probable at suspected cases ng COVID-19, pinapaigting ng Municipal Health Office ng Candaba, Pampanga. Nagkaroon ng dalawang kaso ng COVID-19 sa Candaba, Pampanga, ngunit kinalaunay namatay din ang dalawang pasyente. Kakibat nito ay ang masusing contact tracing na isinagawa ng Municipal Health Office at pagka-quarantine sa mga probable at suspected cases ng COVID-19 sa munisipalidad. Ayon sa health office ng lugar, maigian niyang inagapan nila ang pag-aasikaso sa mga probable at suspected cases ng sakit upang isailalim sa quarantine katuwang ang Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office. So just in case na may mga PUM kami na that will turn out to be PUI, kailangan silang matest, siguro doon na rin namin dadalhin. So they are subject to 14-day quarantine there. We make sure that they have adequate quarantine facility in their home. Meron silang sariling kwarto na may sariling CR. Tapos yung, and then bago sila uuwi, we make sure na na-check namin. Kung in case na they don't have adequate facility for home quarantine, we suggest pupunta sila doon sa quarantine facility na win-work up namin maayos. Ayun. QI natin, saka yung mga PUM, naka-ano sila, naka-home quarantine. And then, di ba nga, ka-ano lang, recently lang, each LGU is required to have its own isolation area. So, meron na nakalagay na isa doon, or meron na tayo isang patient doon. And then, yung iba nga na nasa bahay pa yung mga PUM, through the help of the barangay health workers, barangay health emergency and response team, as well as yung mga personnel coming from the MHO, every now and then, chinicheck nila yung status o yung kalagayan ng mga ano natin, yung mga binabantayan nga natin, posibleng maging carrier na ito. Agarang lockdown din ang isinagawa ng munisipalidad upang masigurong hindi na kumalat ang COVID cases sa kanilang nasasakupan. Una, yung protocol na ginawa ng ating MHO dito at saka ng ating disaster officer, tinuruan natin yung mga barangay officials natin. Kung ano man yung mga PUM, PUI, at saka yung dalawa namin naging confirm, ginawa natin sila ng yung 100 meters to 100 meters na lockdown. Minonitor namin yung sa loob ng 100 meters na yon, pati yung mga contact tracing. So, yung mga protocol na nanggagaling sa DOH, yun din naman yung sinusunod natin. At mas naghihigpit tayo doon sa ating mga checkpoints na ina-identify talaga natin kung sino yung mga tao. Kasi yung contact tracing, mas malaki ang may tutulong nun. Yung identifications ng mga tao, lalo na yung labas-pasok sa bayan namin, yun yung inaayos natin mabuti. At saka yun, naging effective kasi ngayon
magandang ugnayan ng ating alkalde, ang ating mayor, si Mayor Rene, sa provincial capital, sa ating gobernador, at sa ating mga barangay captain. Maganda yung mga naging ugnayan, lalo na sa tulong ng kapulisan. Iisa yung nagiging mode of implementations ng ating quarantine. Kaya dito sa Candaba, control po natin kung sino yung mga labas-pasok sa bayan ng Candaba at na-identify natin mabuti yung mga tao, lalo na yung mga PUM at mga PUI. Unang-una, ang ginawa natin, marami akong mga executive orders na in-issue dyan. Sinusunod natin ang guidelines minababa ng DILG, ng Department of Health. Nagkaroon tayo ng mga checkpoints sa mga national and provincial roads dahil boundary tayo ng Bulacan, ng San Miguel Bulacan, tsaka ng Baliwag. At dito sa Candaba, Santa Ana, nandiyan yung mga major checkpoints natin. At yung mga secondary roads natin, through the Sangguniang Bayan, sa pangungunay ni Vice Mayor Michael B. Sagum, nagpasa ng ordinansa na yung ibang mga secondary roads o barangay roads natin ay linockdown natin o pinasara natin para mapigilan natin ang paglipat ng mga tao papasok dito sa Candaba na alam natin may mga positive na COVID-19 sila. Paalala nila sa kanilang mga residente, manatili na lang sa loob ng tahanan upang hindi na madagdagan pa ang bilang ng COVID-19 cases sa bansa. Bilang isang hepe ng Candaba Municipal Police Station, ako si Police Lieutenant Colonel Santos de Mera Jr. ay nagpapaalala dito sa aming bayan na sundin natin yung alituntunin na pinatutupad ng Enhancement Community Quarantine kung saan hanggang April 30 na lockdown tayo na wala mo nang lalabas. Ito po'y ginagawa namin para sa inyo, para sa pamilya natin at sa mga tao pa na nasa paligid natin. Sama-sama tayo, magtulungan tayo, hindi namin kakayanin to kung wala kayong participation. So kapag naman kayo lumabag, maaari kayong makulong at tinatawag na disobedience. May pagkakulong po to, sundin po natin. Para sa atin to, para sa bayan natin, para hindi na lumaganap yung coronavirus. Sa panahon po ngayon, mga fellow Candabenyo, hinihingi lang po namin ang kooperasyon ninyo. Sabi nga po, para maging safe tayo, huwag po tayong lalabas. Ang pinakaunang defense po natin para hindi po natin ma-acquire ang COVID or ang virus na nagdududat ng COVID-19 ay manatili po tayo sa ating mga pamamahay. Nasabi ko na dati, maging party po tayo ng solusyon at hindi po tayo dapat maging party ng problema. Atin po mga kababayan dito sa Candaba, dahil siyempre iniingatan po namin kayo, sumunod lang po tayo sa pinairaw na batas dahil hindi po dito lang sa Candaba nagaganap ito. Pandemic po ito, so kailangan po natin pag-iingatan ang bawat isa. So manatili po tayo sa ating mga tahanan para masigurado pa natin na ligtas po ang bawat isang mamamayan ng Candaba. Sa ating po mga kababayan, kanina po nasabi na ng ating alkalde, yung mga programa po natin ginagawa ngayon, tuloy-tuloy po yung pagbibigay natin ng relief operation at saka yung mga ayuda galing sa national government at provincial government at sa munisipyo. Pero higit magiging epektibo po itong laban natin sa COVID-19 sa partisipasyon po ng bawat isa. Yung tulong po ninyo, yung pagsunod ninyo sa ating mga kapulisan, sa mga bagong pag-uutos, malaking bagay po na maililigtas nyo ang inyong pamilya at siyempre ang ating bayan. So sa tulong po ninyo, malalagpasan natin dito. Sa lahat po, stay home to avoid COVID-19. Isa lang po palagi ang pinapakiusap ko at ang ating mga kapitan ay nangunguna sa inyong mga barangay kasama kanilang mga hepe na kung hindi po importante ang inyong pupuntahan sa palengke, sa pagbibili ng gamot o pupunta sa mga bangko, mag-stay na lang po kayo sa inyong mga bahay. Dahil ang gusto ng ating gobyerno, ayaw kumalat ang virus na to, meron ka lang isang makaharap na may virus, kakalat at kakalat sa pamilya niya at dun sa komunidad. Kaya nakikusap po ako na mag-stay na lang tayo sa bahay at sundin natin ang alituntunin at guidelines ng Luzon Enhanced Community Quarantine. Kung sa ibang lungsod ay isda at manok ang ipinapamahaging relief goods, sa Candaba, Pampanga, ang lokal na pamahalaan ay namahagi ng karne ng baboy sa kanilang mga residente. Nagbabalik si Henry Nicolas.
Tama ka dyan, Alvin, dito nga sa bayan ng Candaba dito sa Pampanga, karne ng baboy naman ang ipinamimigay ng LGU dito sa maghiwalay na barangay dito sa lugar. 2 kilong karne ng baboy at 2 kilo ng bigas ang ipinamahagi ngayon ng LGU ng Candaba, Pampanga. At mismong si Candaba Mayor Rene Maglangke ang namigay ng ayuda sa kanyang mga kababayan. Ang ayuda na natanggap ng 2 magkahiwalay na barangay ay nasa 4 na wave na magmula ng mag-umpisa ang Enhanced Community Quarantine sa Candaba, Pampanga. Upang masunod ang social distancing na ipinatutupad ng gobyerno, ang mga binibigay na ayuda sa lugar ay iniiwan na lang sa kanilang harapan ng kanilang mga bahay. At para naman hindi magkalituhan, ay bawat upuan nakalagay ang pangalan ng residente na tatanggap ng ayuda. Ibinida rin ng alkalde ang mga naibigay ng ayuda sa mga nagdaang araw. Nagbibigay tayo ngayon sa 33 barangays. Nag-umpisa tayo doon sa 2 barangay. 35,000 families kami dito sa bayan ng Candaba na lahat ito binibigyan natin. Pang-apat na beses na kaming namigay ng ayuda sa bawat pamilya dito nung una para matulungan yung mga mag-iitik namin, yung itlogan industry namin. Binili natin yung itlog ng itik. Pinamigay natin sa lahat ng pamilya. Tapos binigyan natin ng kanya-kanyang bahay ng alcohol para magamit nila sa kanilang pang-araw-araw na ginagamit. Pangalawang linggo, namigay tayo ng bigas, namigay din tayo ng mga itlog, ulit, at namigay tayo ng magnolia chicken sa kanila. Yung pangatlong linggo, binigyan ulit natin yung ayudang binigay ng Kapitolyo sa mga kapitan na bigas, 5 kilong bigas, at tinapatan natin ng isang magnolia chicken ulit. So ito yung pang-apat na pamimigay natin na iniba naman natin. Pagkatapos ng manok, baboy naman ngayon ang binibigay natin. At bigas na magagamit ulit nila ng bawat pamilya. So 35,000 families dito sa bayan ng Candaba ang makakatanggap ng ayuda na manggagaling sa munisipyo. Target ng alkalde na sa susunod na mamimigay sila ng ayuda ay ito naman ang kanyang ipapamahagi. Nag-umpisa kami sa itlog, naging magnolia chicken, baboy naman. Naghahanap nga ako ng baka eh, para bigyan ko naman sila, makatikim sila naman sila ng baka. At nagpapabili ako ng gulay sa Trinidad, sa Benguet at sa Baguio. Nasusunod, mamimigay naman tayo gulay para linggo-linggo iba naman yung natitikman naman sa babae. Kaya ayaw namin silang maguto. Labis naman ang pasasalamat ng mga kapitan sa magkahiwalay na barangay at residente na nakatanggap ng ayuda. Papasalamat ko sa mayor namin na si Mayor Rene Maglangke dahil mga SB member na malaking tulong po yung binigay sa amin. Sana dire-diretso po ito. Tikalating ka ba na? Bibigay ito sa tulong. Kapang ilang ayuda na po natin ito mula sa munisipyo? Pang-apat na po. So dire-diretso po yung tulong. Linggo-linggo po meron pong ano dito. Manok, itlog, bigas. Ito po, pang-apat na po ito. Baboy. Mahalaga po sa amin itong binigay ni Mayor. 2 kilo, 2 kilo, at 4 kilo bigas. 2 kilo baboy. Maraming salamat po kay Mayor. Maraming salamat po sa biyayan binigay po ni Mayor, lahat po ng kasama niya, si Bay, sa mga kotya. Maraming salamat po kay Mayor Maglangke sa COVID-19. Mula dito sa Candaba, Pampanga, para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, lumalaban para sa COVID-19. At yan ang EuroTV News Updates mula dito sa Candaba, Pampanga. Ako si Alvin Pelabello, lumalaban para sa COVID-19.